Ako si Brian Paolo Velasco. Dati ako sa computer at dati kami nagtitinda ng Australian surplus. Mga furniture, home appliances. Then isang araw nakita ko yung drift trike sa YouTube. Nainganyo ako magbuo ng drift trike. Wala pa akong alam nun sa mga pagbubuo. Tinakay ko lang, okay naman, na maganda naman. Hanggang sa nahilig ako sa mga small engine, yung pocket bikes, yan, drift trike at stand-up scooter. Yung drift trike nga pala, ito yung may tatlong gulong na gumagamit kami ng go-kart wheels sa likod. Kadalasan, MTB fat bike sa harapan na may motor. Tapos ilalagay ng PVC yung gulong sa likod para mag-drift. Sa drift trike, nagsimula ako sa paggawa ng maliliit lang muna na drift trike. Yung meron lang mga grass cutter engine. Hanggang sa may customer na nag-request magpa-build ng mas malaking version ng drift trike. Nilagyan namin to ng 420cc na engine na galing sa generator. Tapos ginamitan namin ng mga parts ng motor, mga disc brake. Yung drift trike naman ito, na magagamit mo siya sa mga open place. Parang ano lang to eh, parang laruan lang to eh, hobby, gano'n. Ang libangan lang, pero hindi naman namin siya ginagamit sa pang-araw-araw o pang-kalsada. Yun, pang-laruan lang talaga siya, pang-libangan. Sa stand-up scooter, nagsimula ako China Ped. Galing to sa kaibigan ko, bali nag-swap lang kami ng laptop at yung stand-up scooter niya na as is yun eh, sira. Inayos ko lang siya. Ayan, ito natutunan ko yung paggagawa ng mga modification, pag-customize ng mga scooter. Sa sarili lang, bali ang ginagawa ko kasi ina-analyze ko yan kung paano gumagana. Hindi ako nagtapos ng pag-aaral. Wala akong background ng college, wala. High school, hindi ako tapos ng high school. So ito yung mga ginagawa ko. Sa ano lang to, pag-aaral lang, sariling sikap. May mga napagtatanungan din ako ng mga kaibigan na may alam pagdating sa mga ganyang bagay. Pero aramihan talagang ano to, sariling yan. Sariling pag-analyze ko kung paano gumagana yung mga bagay-bagay. Sa paggagawa ng mga pyesa namin, ng mga parts, lalo na yung mga hindi naman available sa market, ako na rin yung gumagawa nun. Nung una ako ang gumagawa ko, yung nagtotorno sa paggamit ng machine. Yung machine namin, inaral ko lang siya simula nung mabili. Hanggang sa natutunan ko naman. Pero ngayon, may katulong ako nagtotorno, yung anak ko. Sa stand-up scooter, gumagawa din ako ng sariling frame. Ito yung mga ginagamit namin para sa mga frame. Yan, sariling fork, yung mga arm. Halos lahat ng parts ng stand-up scooter, gumagawa ko niyan ng mga sarili kong pyesa. Bukod lang sa mga handlebars at yung mga available naman na mabibili naman sa market, sa bike shop, hindi na kailangan mag-ubos ng oras, panahon para gawin pa. Yun lang yung mga hindi namin ginagawa at binibili na lang. Bukod doon, yung mga maraming parts kami na ang gumagawa. Sa engine naman, ang ginagawa ko dyan, repair, yung mga normal upgrades. Pero yung modified po, stock to, yung sinasabing mga Argado, ginagawa lang namin yung pang sarili lang. Dito lang sa grupo, sa grupo ng SCR, tsaka pang sariling gamit. Sa China Ped, kadalasan ginagawa namin yung direct drive. Pag bumili ka ng China Ped sa store, sa mga seller ng brand new, hindi siya naka-direct drive. Tapos itong pang-direct na clutch bell, isasalpak dito yan. So bubutasan namin yan. Pag nabutasan na siya, ito na magiging itsura niya. Sa mga nakakaalam ng China Ped, kadalasan ang makina niya nasa kaliwa. So yun, ililipat namin dito sa kanan. Tapos, ito na yung mount niya.
ganyan na yung magiging itsura niya. Bago susukatan ng mga kadena, tapos yan, kakabit yung gulong. Importante yung alignment nito. Sa engine naman, nagagawa namin siya ng power, pero hindi kasing power talaga yung sa mga branded na engine. Tapos sa frame, from China Ped, napapatibay naman namin siya, napapaganda naman namin siya. Sa price na hindi naman kasing price ng mga branded, pero yung quality, pagdating sa tibay, hindi na rin siya nalalayo sa tibay ng mga branded. Sa tibay, kung pag-uusapan natin yung mga frame, yung parts, pole, clamps, halos lahat yan, matibay yan. Maibabiyahe mo yan ng kahit malayo, wala kang magiging problema. Parang ano na rin siya, parang yung gawa na rin ng mga branded. Bukod lang dun sa engine. Kasi yung engine na ginagamit namin, China engine pa rin. Hindi kagaya sa branded kasi malayo ang diferensya ng presyo. Depende na lang yan sa gagamit sa may-ari kung gusto niya pang palitan ng engine na ginagamit ng mga branded. Sa mga gustong magpagawa, may mga problema sa mga scooter, punta lang kayo dito sa Bryce Custom Shop. Open kami Monday hanggang Saturday. Ano yan, 8 a.m. hanggang 5 p.m. ng hapon. Gumagawa kami ng mga pole, clamp, direct drive, nag-reinforce ng mga chassis, lalo na sa mga China Ped na medyo mahina ang chassis. Nasusolusyon na namin dito yan. Tawag lang kayo para masagot namin at saka yung mga schedule. Message ko dun sa mga gumagamit ng stand-up scooter, lagi tayong magsuot ng helmet, unang-una yan, protective gears. Tapos pagdating sa kalsada, lagi tayong mag-iingat, wag masyadong gigit na sa kalsada, lalo kung maraming sasakyan. Kailangan at igalang natin yung mga traffic enforcer. Laging i-check yung scooter, laging i-check nyo yung mga bolt bago bumiyahe, magbawon ng piyesa at tools. Muli, ako nga pala si Brian Paolo Velasco ng Bryce Custom at Small Engine Riders para sa All About Wheels Manila. Better believe it, yeah.